Good afternoon, sir. Gusto ko lang po magtanong kung ano dapat ko pong gawin kasi yung mga almost 6 weeks old kong Basset Hound, halos lahat hirap maglakad. Laging ini-split, minsan nakakapaglakad naman pero madalas na-split. Thanks in advance. So, ito po yung kanyang video na sinend sa atin. Kung pinapansin niyo po yung kanilang mga paa sa likod ay naka-stretch, naka-split. So, yan. Kita niyo po yan. Naka-split po siya. So, tinutulungan niya. Tama yung ginagawa mo po. Tinutulungan niyo po na tumayo. So, yan po ay swimmer's syndrome na tinatawag. So, sakit po yan ng mga aso, lalo na kung yung whelping box ninyo, yung floor niya is madulas. So, kapag natututo silang maglakad, so, nadudulas-dulas yung kanilang mga panlikod na paa, yung hind limb, doon nagkakaroon ng swimmer syndrome. Ganun din na, syempre, calcium, kulang sa calcium din yan. At ganun din na yung swimmer syndrome, mapapansin mo din na isang cause din ito ay magkakaroon ng flat dito sa chest niya. So kapag may flat dito, possible na maipit yung puso at yun yung ikamatay. So swimmer syndrome, pwede po siyang gamutin. Siyempre, additional calcium supplement para mag-build yung bone. Tapos, itaas mo lang gaya ng ginagawa niya kanina. Tinataas niya yung mga paa ng papis niya para matuto siyang maglakad. Makakapaglakad naman po yan. Medyo matagal lang, abutin ng 3 months to 6 months. Depende sa training na gagawin niyo po. So, swimmer syndrome po ang tawag dyan. Meron po akong isang aso na nagkaroon ng swimmer syndrome din. At ngayon po ay nakakapaglakad na po siya. Pero makita mo lang na parang iba yung lakad niya sa normal na aso. Pero nakakatayo siya, nakakatakbo siya, kapaglakad siya. Pero ibang iba talaga siya sa normal na lakad. Medyo nakatagilid pa rin. Pero healthy healthy siya at maganda siya. Siya po siyang Golden Retriever. So swimmer syndrome po yan. Maiwasan po natin yan kapag yung floor natin ay hindi madulas. So, kailangan na mas maganda siguro kung gumamit tayo ng mat or yung tela, may tela pa rin sila.